Hello, welcome to my channel, Christian B. So, sa araw na ito, nandito tayo sa Dahilayan Adventure Park. So, like yung in-upload ko last week, yan yung biyahe namin papunta dito na napakalayo talaga. So, ang maganda talaga tong lugar na to. Talagang malamig. Tapos, makikita nyo na nagsasalita ako, feeling na nagbablog, pero di ko alam na nakamute pala ako. So, yan ang nangyari na medyo nagsasalita tayo na walang boses. So, ginawa ko ito, voice over na lang tayo dahil yun nga, wala nga akong boses dyan kasi nakamute. So, ayan, kasama ko yung anak ko, yan yung bunso ko, tsaka kasama ko yung mama ko, yung asawa ko, tsaka yung kapatid ng mama ko. So, hindi kami nakapasok niyan sa loob kasi alanganin na yung oras ng pagdating namin. Kasi nung dumating kami dyan, 11? Mag-1 na pala yun. 1 o'clock. O, ayan. Makikita mo yan sa likod. Nagpa-fog siya. Kasi, parang nasa paanan kasi siya ng bundok. Tsaka, napakaganda ng lugar na yan. Malamig. Tsaka, marami silang mga rides dyan. Iba-ibang rides. Malawak kasi dyan. Kamay, yung drop zone, mayroong zip line. Basta marami pang ibang talagang mag-i-enjoy kapag nandyan ka, sulit na sulit kung nandito ka. Kaso nga lang, nung pumunta kami dito, wala akong idea kung gaano siya kalayo. So, late na kami, hindi kami napaaga, tapos nakatricycle pa kami. So, ang nangyari, ang tagal naming nakarating. So, iniisip ko, kung papasok naman kami sa loob, ang ganda doon talaga sa loob sana. Kaso lang, hindi na namin talaga na-enjoy kasi nagwo-worry ako kasi kung uulan na malakas na ang layo pa ng uwian namin. So, nag-decide na lang ako na dito na lang kami mag-iikot sa labas. Kasi kung papasok kami, 100 kasi ang per head. Tapos kung papasok kami doon sa loob, tapos tatagal lang kami ng 30 minutes, sayang lang yung namin. So sabi ko, balik na lang tayo yung talagang pupunta tayo na talagang yung maaga para pag next time na gusto kong bumalik dito, dapat talaga maaga para pero dun sa gustong pumunta dito na gusto pwede ba mag overnight. Sa tingin ko pwede kasi marami naman, parang bago ka kasi pumasok dito, meron kasi silang pwedeng matulugan doon, may mga pwede kang parang inn o ano bang tawag doon na pwede kang matutulog. Maraming natutulog dito. Mas maganda talaga yung dito ka talaga mag overnight talaga kasi ma-enjoy mo lahat kasi napakalawak talaga ng lugar na to. Tsaka marami kang ma-enjoy dito. Napakatahimik. Tsaka sobrang lamig talaga. Kasi nung nandito kami, nagmamadali kami. Kasi akala ko, babagsak na yung ulan. Yun pala, nung paglabas na namin, ang init pala dun sa labas. Dun sa dun sa highway na. Dito lang pala, ang feeling ko na talagang, Diyos ko, mauwi na tayo. Kasi yun, nung pagpapunta nga kami, nagbiyahe kami papunta dito, sabi ko nga, huwag na tayong tumuloy, balik na lang tayo kasi ang layo pala. Talagang naisip ko, ang layo pala, natapos nakatricycle lang kami. Yun ang naisip ko ng Diyos ko. Ano ba to? Ang layo naman ng lugar na to. Siguro kung kasi first time ko pumunta dito, wala akong idea talaga na ganun pala talaga siya kalayo. Ang worried ko kasi naka-tricycle kami tapos pag biglang uulan tapos madulas ang kalsada tapos ang tawag nito, ang layo pa ng uwian namin. Kaya yun, sabi ko magmadali na lang tayo, ikot na lang tayo, patayin picture,
Tapos yun, uwi na tayo kaagad. Kasi paano na pag-abutin tayo ng gabi nito. Kaya yun, hindi namin na-enjoy. Pero talagang kung gusto mo talagang pumunta dito, dapat maagang-maaga. Tapos mas maganda talaga yung dito ka matutulog. Mag-overnight ka. Kasi marami naman siya matutulogan talaga. Hindi ko lang natanong kung dito mismo, basta doon sa nadaan na namin bago pumasok, meron silang pwede kang magstay doon. Na parang ano, yung mga inn ba? Hotel na hindi malaki. Ano tawag doon? Basta yun. Kayo nang bahala, basta yun. Basta maganda dito, tahimik na lugar. Kaya nga, next time gusto kong bumalik dito. Talagang handa na. Kasi at least, napuntahan ko na siya. At least, ready na ako na talagang makapaganda na ako na anong oras kami aalis sa amin. Kasi nung pagkano namin, tanghali na eh. Kaya nakarating kami dito. Yun. Late na. Tapos, ilang oras pa. Eh, natakot ako sa daan na gabihin kami kasi nga naka-tricycle lang kami. Eh, highway pa yung dadaanan namin. Ako, nakatakot pa naman. Nalalaki ng bus talaga pag naka-tricycle ka lang. Ayun, makikita mo yun dyan. Yan, mga, isa yan sa mga rides na ano, ma-experience mo dito sa Dahilayan. Yan, rides na yan. Meron din silang drop zone, saka ano, zip line, saka maraming iba, marami pa talaga. Saka doon sa loob kasi pag nandun ka na, ang lawak talaga ng ano nila, ang lugar na to, napakalawak. Kaya kailangan talaga yung mahabang oras talaga. Pag nandito ka, mahabang oras talaga ang ilalaan mo para ma-enjoy mo talaga. At hindi ka rin magsisisi pag nandito kasi ang ganda niya. Kasi pag nandun ka sa, ano, halimbawa, syudad ka nag, ano, pag nandito ka, dahil napakalayo nga niya. Kasi ang alam ko daw noon, itong, ano, sa may-ari. Kasi yung may-ari nito, kung familiar sa inyo yung Seven Seas ng Cagayan de Oro, yun din ang may-ari nito. Kasi yung noon kasi parang ito lang yung bakasyonana nila. Pero nung biglang ano lang daw, may mga kaibigan nila pumupunta dito, yung ina-invite nila, yung mga party, yung mga ganun, yung mga family gatherings lang nila. Hanggang na isipan nila na yun, i-improve nila para yun nga, pwedeng pa ano sa mga tao. Kaya, eto, maganda talaga siya. Gusto kong balikan to next time. Pagka, ano, yung, kasi, gusto, ang ganda talaga niya. Mag-i-enjoy ka talaga dito. Sa ano, forest. Yung paligid kasi nito, ano na, yung bukid ka talaga.